Magsitayo na po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo, sinasabi sa atin ni Jesus na ang tunay na kaligayahan ay makakamit lamang sa pagsasabuhay sa mga banal na pagpapala, dukhaman at pinagkakaitan. Pinupuno naman sila ng Diyos ng kaginhawahang dulot ng kanyang pananatili sa kanilang piling. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero,
Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Hanapin ninyo ang poon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang inyong gagawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang puot. At ang iiwan ko roon ay ang mga taong mapagpakumbaba, nalalapit sa akin upang pasaklolo. Ang matira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang maaasahay laging Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa mga nangangugutom. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinauli paningin ng bulag. Lahat ay inaapi at itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain sila'y doon namamanahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo o Sion. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay niya ay ang sal,
palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong. At ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga, walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula, ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos. Pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kaniyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maraming beses po na inulit sa Ebanghelyo natin sa araw na ito ang salitang mapalad. Una, dapat klarado sa atin na magkaiba ang kapalaran sa pagpapala. Sa wikang Ingles, lack ang tinutukoy sa salitang kapalaran. Samantalang blessing naman ang tinutukoy sa salitang pagpapala. Kaya't ang taong pinagpala ay sinasabi nating blessed. Minsan, tinitignan natin sa ating buhay na tila baga kapalaran ang itinataya natin sa ating mga sarili. Kaya't kung ano-anong paniniwala at kasabihan ang ating pinaniniwalaan. Ang iba sa atin, gumagamit pa at naniniwala sa mga tinatawag na pampaswerte para mabago ang kanilang kapalaran. Kapag may hindi magandang nangyari, madalas na sinasabi natin na ganyan talaga, kapalaran mo yan. Ngunit kung tayo'y may pananampalataya, hindi natin tinitignan ang ating mga buhay na isang kapalaran, ngunit ang ating buhay ay isang pagpapala. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tampok sa ating Ebanghelyo sa araw na ito ang pangaral ni Jesus sa bundok. Narinig nating binanggit ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang walong pagpapala o mas kilala bilang 8 Beatitudes. Malinaw na ipinahayag ni Kristo kung sino ang tunay na mapapalad. Binanggit niya na ang mapapalad ay hindi iyong mayayaman sa lipunan, hindi iyong maraming nalikom na material na bagay sa lupa, hindi ang mga maiimpluwensya at mga makapangyarihan, kundi bagkus ang mga itinuturing na sawim palad o naghihikahos sa buhay, subalit ibinibigay nila ang pagtitiwala nila sa ating Panginoon. Kaya nga narinig natin sa unang pagbasa na ang mga tao ay tinawag na anawin sapagkat sa kabila ng napakaraming pagsubok at paghihirap sa buhay, patuloy silang nagtitiwala sa awa at kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang iyon, nagawa nilang maging tapat sa Kanya ng buong kababaang loob. Kaya sinasabi ng Diyos na pagpapalain niya ang mga taong naging matuwid, mapagkumbaba sa Kanyang paningin at naging masunurin at matapat sa Kanya. Sila po ang mga taong itinuturing ni Kristo na mapalad sapagkat ang kanilang kakapusan at kahirapan
ay hindi naging hadlang upang magalit sila sa Diyos. Subalit sa kanilang kawalan ay masigit silang nagtiwala sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, dapat klarado din sa atin na hindi taliwas ang pagkakaroon ng karangalan, kapangyarihan at kayamanan sapagkat ito'y mga biyayang galing din sa Diyos. Kung marami tayo nito, gamitin natin ito sa tamang pamamaraan. Huwag nating gamitin ito upang pagsamantalahan ang kahinaan ng ibang tao. Maliwanag pong narinig natin sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto na pinili ng Diyos ang sa palagay niya sa sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina na turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak. Walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin na ang pagiging tunay na mapalad ay ang mga taong patuloy na nagsisikap magpakumbaba sa kabila ng kanilang tagumpay o kabiguan sa buhay. Huwag nating tignan ang ating buhay bilang isang kapalaran, kundi tignan natin ito bilang isang pagpapala. Kung sinong naniniwala na ang buhay ay isang pagpapala, pumalakpak ng malakas. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi rin nating tatandaan na ang pinakadakilang pagpapala na dapat mayroon tayo at ating pinangahawakan ay ang bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Alam po ninyo, idinagdag pa ni Apostol San Pablo na si Kristo ang naging karunungan ng Diyos para sa ating katubusan, pagpapabanal, at pagpapanibago ng ating buhay. Kaya ang pagtawag ng Panginoon sa ating lahat sa mga oras na ito ay isang pagtawag upang tayo ay makibahagi at makipagtulungan sa misyon ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng isang banal na pamumuhay na maghahatid sa atin ng ibayong pagpapala. Sa kabila ng ating kahinaan at napakaraming pagkukulang, hindi tayo mauubusan ng biyayang makalangit mula sa Diyos kung pipilitin nating sundin at tuparin ang kanyang kalooban. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy natin ng banal na Eukaristiya, naway tunay tayong makapamuhay bilang mga mapapalad na nilalang ng ating Diyos, na ang lahat ng ating nakamit na pagpapala at ang mga pagpapalang ating nakakamit sa kasalukuyan at mga pagpapalang ating makakamit sa hinaharap ay maging isang inspirasyon
upang patuloy tayong mamuhay ng matapat at may kababaang loob. At sa gayon, tayong lahat maging instrumento din ng kanyang pagpapala para sa ibang tao. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo ay nagagalak para sa ating malaking gantimpala sa langit, manalangin din tayo sa Ama para sa biyayang itaguyod ang kaniyang paghahari. Dito at ngayon, sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gabayan mo kaming iyong simbahan upang manatili kaming mapagkumbaba. Habang sinisikap naming iwaksi ang tukso ng klerikalismo at ideolohiya, tulungan mo kaming manatiling tapat sa mabuting balita ng iyong kaharian. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gawin mong daluyan ng iyong awa at habag ang lahat ng mga lingkod bayan. Unahin nawa nila ang kapakanan ng kanilang kapwa, lalo na ang mga dukha. Gabayan mo sila ng iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gabayan mo nawa ang Episcopal Commission on Biblical Apostolate o ECBA sa kanilang gawaing ihatid ang salita ng Diyos sa nakararami. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Pukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ng isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid naming aba sa lipunan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Idalangin din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Ama naming matapat, kami ay nagagalak sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, itong paghahari ay tunay na sumaamin. Tulungan mo kaming makilahok sa iyong gawaing pakikinig at pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Ay
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito, na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupuri sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa bilayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya, magpasalamat at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Sa mga kasalanan ko, ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko, ang samo ko't
dasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko, Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko, Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko, Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Sa darating na Webes, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ang ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay naanyayahan na magdala ng mga kandila, at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas.
Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na February 2, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong mga donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinaikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihingi ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos ng iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarang
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.